guys! Welcome to my YouTube channel, Love Sweet Life. Guys, samahan nyo ko sa pambato ng San Pablo City in terms sa napakalamig na tubig na pwede natin itapat dun sa aking naunang vlog sa Parting Quezon, which is the Batis Aramin. Guys, sobrang lamig nito, talaga namang mag-iipon ka ng lakas ng loob kahit nasa sobra tayong mainit na weather ngayon, pero pag lumublob ka dito, talaga namang mawawala ang init na nararamdaman mo. Ito guys ay ang ating tinatawag na Bato Spring Resort, which is located sa Dolores Road, San Pablo City. Napakatagal na nitong area na to, napakatagal na nitong paliguan na to. Kilalang kilala na to sa buong San Pablo, at I know kilalang kilala na rin ito sa mga karatig na probinsya. So malaki yung kanilang area. Actually guys, this is a natural spring. Kaya lang talaga dahil ito ay bukal, kaya sobrang lamig ang tubig na may experience nyo once na pagdinayo nyo tong lugar na ito. Malaki ang area pero napakadaming tao lagi ang mga pumupunta dito. There's a certain time nga dito sa kasidian ng init na talagang ang mga tao ay nakapila na doon sa reception area nila dahil patok na patok itong paliguan na ito. This is a public resort na pwede nyong puntahan, pwede kayong mag-walk in, pero kung let's say for example, kailangan nyo ng malaking area para sa malaking pamilya nyo, mas maganda magpapareserve na kayo ng mga cottages. So, by the way guys, inform ko lang kayo ng mga entrance fee. It is about 200 pesos for adults at saka dun sa mga kids above 4 years old, tapos yung 3 below ay free na. Okay? So, 200 pesos, parang nagkakaroon na rin sila ng pagkapareho dun sa Batis Aramin, pero ito ay malaki talaga yung pool na makikita nyo. Hindi talaga siya yung typical na swimming pool na mapapansin natin na meron yung ibang mga resort. Ito talaga is, dahil kiniklaim niya yung pangalan na Bato Resort, talagang punong-puno siya ng bato, yung kanyang texture, mabato-bato. Tapos ito may area na medyo mababaw yung tubig. So kung may mga bata kayo na gusto lang magtampis-tampisaw kasi nalalamigan, mas maganda mag-dip na lang sila sa area na to. Kung mapapansin nyo guys, napakalinis, napakalinaw ng paliguan na to kasi kagaya ng sinabi ko, continuous na nagfo-flow yung water, parang kung saan ay nare-recycle. So, hindi natin masyado makikita na nagdudumi ito. Although, sabihin na natin, sa pagdami ng tao, medyo nag-iba na rin yung kulay. Pero madali lang naman yan kasi continuous yung flow ng water. So, papasyalan naman natin itong side na to. Ito naman ay yung pagkatapos ng malaking pool or malaking area na paliguan, makikita nyo meron dito mga available na mga tables, cottages, and right after that, eto naman guys, yung another na pool na meron sila, na nature pool, na kung tawagin, okay? Tingnan nyo, napakaganda kasi napakalapit sa nature. Mapapansin nyo talagang hindi mapenetrate ng init ng araw. Kaya ayun yung isang factor kung bakit ito malamig. Kasi napakadaming canopy na nabubuo, nag-overlap yung mga puno, yung mga dahon. Kaya nagsisilbi na rin siyang takip doon sa direct heat na nanggagaling sa sun. So, syempre, di ba, that this one is allotted for the kids. Hanggang bewang lang nila, yung mga 7 years old. So, gustong-gusto nila to. Ito nasa may bukana pagkatapos ng hagdanan. Sa kabilang side, ito ay hindi naman ganun kalaliman, pero yung mga adults usually, although may makikita kayong mga kids na may adult supervision, ito naman talagang patok na patok dun sa mga gustong maramdaman yung may false effect. So, ito. Yan. This one is medyo malalim. Nagre-range siya ng around 5 feet. Kung may mga bata kayong kasama, dapat may mga suot na sila. Tingnan nyo yung mga salvavida, mga floating,
suits or mga gears para hindi sila magkaroon ng aberya o hindi malunod kasi nasa 5 feet ito. Kagandahan naman, meron naman tayong makikita ng mga lifeguard sa paligid nung area kasi nga ay medyo syempre hindi naman ganun kamura yung entrance, so na-expect din natin na meron din naman talagang services na maganda sa mga tao na pumapasok dito. Now, samahan nyo naman kami dito guys, pupunta tayo sa lalakad tayo ng konti pagkatapos ng pavilion. Ito na yung kanilang swimming pool. Kung nahihirapan ka kasi medyo madulas, masakit sa paa, dahil yung mga tinutungtungan mo is mga rough area, mababato, hindi ka sanayin sa ganung mga tapakan, ito yung para sa'yo. It's a typical swimming pool, hindi na yung mabato, although yung mga gilid-gilid na lang para masabi natin yung team ay hindi nababago. Malaki yung pool na ito. Medyo palalim, parang mag-start yan ng 3 feet going to 5 feet kung hindi ako nagkakamali kasi medyo malapit na akong umampos dyan sa area na yan doon sa padulo. So, gustong gusto din yan, alam nyo, hindi rin nababago ang kanyang temperature. Kung gaano kalamig yung running water doon, ganun din ito kasi running water din ang dumadaloy sa area na to. Ginawan lang nila modern ito para naman doon sa mga tao nga, nakagaya na nabanggit ko kanina, na ayaw sa mga rough area. So, ito ay may pang bata at may pang adult din. Tsaka nakita nyo, di ba? Meron din siyang pa-falls area dito sa mga side na yan. Nakakita nyo guys, meron din siyang pa-falls na effect. So, napakaganda and I hope you like this vlog and please do not forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Love Sweet Life. Thank you and God bless!